Good morning. Give the best of all praise out of the of you. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's go stand. Let's give him honor. Give him worship. Come on, let's go stand. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, God. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. We bless you and we honor you, Lord God. Amen. Amen. In the name of mga kapunans. Hallelujah. Today na po, hindi. Amen. Step by step, little by little, our worship to Him is becoming real. Amen. So, tuloy nga po, unti-unti, ito'y nagiging totoo. Dahil dati, tayo nag-depende sa sitwasyon, nag-depende sa nararamdaman, pero ngayon, unti-unti, naunawaan natin na tayo ay sumasamba kung sino siya. Nakikilala natin siya kung ano yung naranasan natin sa Kanya. Amen. Nagiging totoo ang ating pagsamba, hindi ito pakitanggilas, pakitang tao, hindi para mangatwiran sa ating sarili na sumamba ako sa Diyos. Para yung ating condemnation nararamdaman, yung guilty feeling na nararamdaman, ay ating pinapacify, ating pong pinangatwiran ang ating sarili para sa ganun, maibsan ang anumang bigat ng ating kalooban, yung guilty feeling natin. Kaya, that is the true freedom. Amen. Yun ang totoong kalayaan. Hindi yung malaya kang kumalapak, malaya kang taas. No. The real freedom, amen, is how you know Him in your life. Amen. That, no, yung ginagawa mo, ay alam mo, yung ginagawa mo ay katotohanan. Amen? Yun ang tunay na kalayaan. Okay? Kaya po, ang mga bagay na panlabas, na dati doon tayo nakabase, but now, amen, the real transformation coming in. Amen? Ang totoong pagbabago ay talagang dumarating at yan ay yung ating pangunawa, yung ating puso, ang siyang binabago ng ating Panginoon at hindi ang panlabas. Amen? Kaya kapag nakilala natin siya, who He is, yun ang tinatawag natin, inclusive. Amen? Inclusive, kasama sa Kanya ang lahat ng bagay. Alright? Hindi dahil sa mga nasa Kanya kung bakit tayo sumasamba. Amen? Hindi dahil sa solusyon na nasa Kanya kung bakit tayo lumalapit sa Kanya, kung bakit tayo manghang-mangha sa Kanya dahil sa inang may na nasa Kanya pwede niya ibigay ang solusyon sa atin. Alright? Kundi tayo ay nagmamangha sa Kanya kung sino siya. Amen? Hindi kung ano ang nasa Kanya. Alright? So God knows our hearts. Kaya yun ang tunay ng freedom, my dear brothers and sisters. Kaya kung tayo ay nakatayo sa bato, ang taong nakikinig at nagsasagawa at ang taong nakikinig at hindi nagsasagawa ay pareho silang binabanggit. Pero ang isang tao na nakatayo sa bato, meron siyang katiyahan. Amen. Na meron ng katugunan ang anumang bagay na darating sa kanyang buhay. Dahil hindi natin kaya kontrolin ang anumang gawa ng tao. Alright? Hindi natin kontrolin, kaya kontrolin kung anumang gawa ng environment. Pero kaya natin kontrolin kung paano ito magkakaroon ng epekto sa atin. Alright? Kung paano ito magkakaroon ng epekto sa buhay natin. So hindi natin kaya kontrolin kung anong opinion ng ibang tao sa atin. Amen. Pero kahit anumang masamang opinion ng ibang tao sa atin, anumang ginawa ng ibang tao sa atin, pwede natin kontrolin na hindi ito maapektuhan ang ating buhay dahil ang ating puso ay nakatuon sa ating Diyos. Amen. Hindi dahil sa Kanya para ikaw ay magbago, kundi dahil sa Panginoon dahil meron kang tinanggap sa Kanya kaya kaya mong magbigay. Hindi dahil sa Kanya, kaya ka
masaya. Dahil sa kanya, doon mo inuho. Para tayo ay mabigyan ng ginhawa sa buhay natin. Ang magkagawa nito. Nakusari, sometimes we blame other people. Kaya magaling ako kasi dahil sa iyo. Kaya nagalit ako dahil sa iyo magalit. So, we are depending ourselves to them. Nakaangklat ating kaluluwa sa ibang tao. Where the Bible says, kailangan iangklat natin ang ating puso sa Panginoon. Amen. Kaya anuman ang gawin ng tao, ay pwede na hindi kaya kontrolin ito. Dahil nakakontrol ka kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tungkol sa Panginoon, nakilanggap mo sa iyong buhay. Kaya kapag na-apekwal tayo sa sitwasyon at sa ibang tao at sa kanya tayo na-depende, na dahil sa kanya, meaning we are focusing on ourselves and we are focusing on other people. Right? Kaya po, magiging malaya tayo, mamuhay sa mundo nito. Naganap at kasiyasya dahil kay Jesus. Dahil siya ay hindi nagpapa. Amen? Patuloy tayong magiging masaya. Patuloy tayong magiging payapa. Patuloy tayong magiging matatag sa buhay natin. Dahil sa kanya tayo nakasari. Kaya tayo po ay makapagbibigay pa. Kahit hindi tayo bigyan, tayo makapagbibigay dahil nabigyan tayo ng Diyos. Kaya that's why the reason why we give, because we receive. That is the main purpose of the word, to give His life to us, that when we receive the life of Christ, inclusive, kasama ng mga nasa sa Kanya, that's why we can now give our lives to other people. We can give our time to other people. Amen? Wherever we go, saan man tayo pupunta? Dahil siya, dahilan, hindi dahil may pera sa sahod mo o sa trabaho mo, kaya kailangan ko gumawa. Dahil nasa church ka, kailangan mo hindi dahil nasa church ka. Right? Sa bahay, kailangan priority mo, pamilya mo, kaya kailangan na gawin mo, no? Kaya po, ganun na lamang iba-iba ating ugali sa iba-ibang lugar. Iba-iba yung ating ambience at ating mukha sa iba-ibang lugar. Dahil iba-iba ang sitwasyon, iba-iba ang dahilan natin. But when we focus on Him, saan ka man, ay ikaw ay blessed. Saan ka man, ikaw ay pinagpala. Saan ka man, ay pwede ka maging masaya. Dahil sa Kanya ka, nakatayo sa atin. Amen po ba? Amen po ba? So in 1 Peter chapter 1, verse 13, ang sabi mo niya. Alright? Kaya na, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umaasa sa pagpapalang tatanuhin ninyo kapag nahayag na si Jesus Cristo. Right? Bilang masunurin mga anak, huwag kayong umayo sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkakunawa. Dahil ang Diyos na umili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang itinatangi ang Diyos. Pinapahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At dahil tinatawag ninyo siya naman, igalang ninyo siya habang kayo'y namumuhay. So, ganito na ang umulat.
So tayo po ay nasa tema ng Hallowed be thy name. Holy is the name of our Lord Jesus Christ. Banal ang kanyang pangalan. At ang pagiging banal ng kanyang pangalan at paggalang sa kanyang pangalan ay hindi dahil sa siya ay malinis, banal, na kung saan ay wala siyang bahid ng kasama. Hindi lamang po yun ang binabanggit sa salita ng Panginoon na ang Diyos natin ay banal, kundi siya ay natatanging Diyos. Ang kanyang pangalan ay natatanging. Walang higit na pangalan na anumang pangalan sa ibabaw ng mundo ito sa pangalan ng ating Diyos. Amen. Ang sabi po ng ating binasa kanina, na atin po daw buksan ang ating kaisipan. Buksan natin ang ating kaisipan at maging mainahon. Bakit? Kasi po, sa kanyang muling pagbabalik, the second coming of Christ, nahayag na si Jesus at malapit na siya dumating. Ang sabi nga po ng Bible, there are rumors of war, there are earthquakes coming, maraming mga digma na mangyayari, maraming bildol, maraming kahirapan, tagutong ay darating. Yun ay mga sinyalis na muling pagbalik ng ating Panginoon. Subalit ang sabi na ang ating binasa, buksan daw natin ang ating pag-iisip. At maging mahina, huwag natakot. Amen ba? Huwag natin daw i-meditate ang anumang mga sinyalis na muling pagbalik ng Diyos. Hindi yun ang mensahe ng muling pagbalik ng Panginoon. Hindi itatot ang mensahe ng muling pagbalik ng ating Panginoon, kundi ang mensahe ng pagbalik ng ating Panginoon ay ang kanyang kagandahang loob. Kaya nga maging bukas ang ating pag-iisip, maging mahinahon dahil sa kanyang biyaya na kung saan ay may hayag ang ating Panginoon. Ang kanyang muling pagbabalik ay para matapos na ang anumang kasamaan sa mundo ito. Na kung saan, ang sabi ng Romans chapter 8, hindi natin may kukumpara ang anumang kahirapan at kasalukuyang nararanasan natin sa darating na iyahahayag sa atin ng Diyos sa buhay natin. Amen ba? That's why meditate the goodness of God. Don't war. Don't meditate wars. Don't meditate famine. Talaga namang ikaw ay matatakot at mangangamba. Alright? My dear brothers and sisters, ang sabi rin ng ating binasa na tayo po daw ay huwag mabuhay sa sarili nating pagnanasa. In verse 14, this is very important. In verse 14, ang sabi niya, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa. Sa King James Version, ang sabi niya, as obedient children, not passioning yourselves according to the former lusts in your ignorance. Tulad ng ginagawa ninyo nung kayo'y wala pang tunay na pag-unawa. Alright? Na kung saan dati tayo ay namumuhay ayon sa pamantayan ng ating sarili pang-unawa. We are living according to the passion of ourselves. Yung gulma at pattern ay kung tayo nabubuhay yung pattern ng ating nakasanayan na buhay. At yun ay ating naisasagawa at
sanay pamumuhay dati ay dahil yon ang ating pangkapunawan. Alright? Amen? So kung ano yung pangunawa natin, doon tayo nabubuhay. Kaya sabi po lang ni Peter, huwag na daw tayo mabuhay doon dahil dati wala tayong pangunawa patungkol sa Diyos. Alright? Ang dati daw nating pamumuhay ay ayon doon sa pangunawang ating alam patungkol sa mundo ito at patungkol sa ating sarili. Patungkol sa ating sarili, what do you mean by that? Your personality. Merong tahimik, merong madaldal, merong active, merong hindi active. Yung tinatawag natin melancholic, choleric, sanguine. So meron tayong kanya-kanyang power, personality. Kung sino tayo at kung tayo ay nakapamuhay. Subalit ang sabi ko, ngayon ay meron na kayong ibang pagkakuna. Alright? Tama. Ang isang bagay ay nagiging mahalaga lamang kung ito ay naunahan. Tama po ba yun? Kaya karamihan sa atin, tayo po ay nabubuhay sa kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung nakikita natin, kung ano yung naririnig natin, what we see, feel, hear, and taste. Kung ano yung ating natinigman. Alright? Kaya doon tayo nakapamumuhay dahil yon ang ating alam. Amen po ba? So, hindi po magiging masarap ang isang masarap kung hindi mo alam ay hindi masarap. Kaya kapag meron nang impluwensya sa'yo, apag sa unawa mo ay alam mo hindi masarap ka, pero dahil may nang impluwensya sa'yo, meron nang input sa'yo ng mga pangunawa o lengguwahe o kaya salita at ikaw ay lagi mong narinig at narinig sa iyong isip, yung dati hindi masarap ay nagiging masarap dahil ito ay naunawaan mo. Amin mo ba? Alright? So my dear brothers and sisters, knowledge is very important. Understanding is very important. Kaya kung ano lamang ang siyang yung naunawa, Proverbs chapter 23 verse 7, what you think yourself, so we see kung ano kaunawaan mo, yun ang nagiging buhay mo. Kaya ang pagkain, ang material, ang posisyon, ang damit, no? Nagiging maganda yan, nagiging pangit yan, nagiging nakikita mo yan. Umisa may pang mata na nakikita mo, pero hindi mo nakikita. Tama mo yan. Diba? Ano sa picture? Yung photo bomber, nakikita ng iba. Hindi yung pinapakita mo yung picture mo. Tapos ang nakita niya, yung photo bomber, kasi mas guwapo. Hindi mo ba? Pero nakikita mo yung tao, pero yung nasa ito niya, yun ang nakikita mo because of your understanding. So, kaya po tayo ay sanay na mamuhay sa mga bagay sa mundo ito dahil yun ang ating naunawaan. Patungkol sa laman, patungkol sa physical, patungkol sa mundo, at patungkol sa ating personalidad. Okay? Patungkol sa ating personality. Dahil ganito ako. Ito na ako. Ito yung personalidad ko. So, hanggang body, soul lang tayo na pamuhay. Bakit? Kasi yun lamang ang ating naunawaan. But my dear brothers and sisters, we have a spirit.
Amen? Meron pang Espiritu. If you are not born again, then you have a sinful nature. Kung isang tao hindi born again, kaya kahit anong gawin niya pagbaba ko sa kanyang physical at sa kanyang kaluluwa, tuluyan pa rin hindi nakakamit ng tagumpay dahil ang nagbibigay buhay sa kanya ay kasamaan. He has a sinful nature. Right? Amin po ba? So, kailangan niya maunawaan kung ano ang kalagayan niya sa kanyang spiritual dahil hindi ganap ang isang tao without the Spirit, there is no life. So, life comes from the Spirit. That's why if you have a sinful nature, kahit anong gawin mong pagbabago dito, walang mangyayari because you will definitely go back to sin. There will be no full satisfaction. Right? Amen. Kaya kailangan niya ang salita ng Diyos. Because the word that I speak to you, they are light and they are spirit. Amen. At ang salita ng Panginoon ang magbabago. Hindi yung baguhin muna ang kanyang sarili para matanggap niya ang gospel, para matanggap niya ang salita ng Diyos. Hindi. Ang gospel ang siyang magbabago sa kanya. Hindi babaguhin ang sarili para tanggapin ang mabuting balita. The gospel, the good news about the love, about the goodness of God, ang siyang magpapaw sa kanya. Hindi yung kukunin mo yung isda o lilinisin mo muna bago mo kunin. Ganun po nangyayari. Maglilinis ka muna para makuha ang mabuting balita. Kapag nakuha mo ang isda, doon ka maglilinis. Hindi yung baguhin ko muna ang sarili ko, baguhin ko muna ang pamilya ko, baguhin ko muna ang financial ko, baguhin ko muna, eto. And then, doon ka makakakuha ng isda. And you understand? Di mo ba ganoon ang sitwasyon? Baguhin ko muna ito, baguhin ko muna ito, ayusin ko muna ito. Definitely, hindi natin maayos ang ating buhay because life comes from the Spirit. That's why if you have no, the life of Christ, if you, kung hindi mo kinanggap ang buhay ng Panginoon, hindi ka na born again. Mga kapatid, wala kang tunay na buhay. Right? That life is only natural life. Right? Hindi mo ba tayo? Ngayon, kung ikaw ay born again, you have now the life of Christ in you. The hope of glory. The glory of God is upon you. Right? The presence of God, the power of God, amen? The joy, the peace, the righteousness, the holiness of God is in you. You have now a new life. Amen? But you need to understand that new life para sa ganito po ito ay may pamuhay. Kasi po kung ano ang naunawaan lamang natin kung physical lang at natural lang o kaluluwa lamang alam natin yung personality lang natin alam natin na kahit meron kang buhay ng Panginoon ay hindi mo ito maranasan dahil nakaprogram, kung ano yung nakaprogram sa isipan mo, kung sino ka, kung ano ang naunawaan mo, yun lamang ang nakikita mo at yun lamang ang maranasan mo sa buhay. Okay? So, dati daw ay tayo ay ignorante. But now, my dear brothers and sisters, na huwag na tayong ignorante who you are in Christ. Amen? I am forgiven. I am accepted. I am somebody because of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya po ulit ng Diyos sa mga kanta natin kanina.
Ay, by the way, sabi nga ng ating song leader, i-greet natin siya. Happy birthday. Yung leeg, hindi nyo natin kita i-spring na yan. Huwag mo na yung palit sa next Sunday. Ha? Mukhang daw po siyang doktor. Ano ba? OB? Sarap yun? Hindi po daw. Veterinarian. Okay? Hallelujah! Amen? Kaya ba? It is an honor and privilege for us to go to our group and our people. It is an honor and privilege. Hallelujah! It is... Amen? It's a blessing. Sa pumunta sa church. Hindi yung obligasyon. Amen? Hindi ang church ang may kailangan sa inyo, kundi kayo ang may kailangan sa church. Because you will understand who you are in Christ. Na hindi ka lamang pwedeng mabuhay sa nararamdaman mo, sa nakikita mo. Hindi ka lamang pwedeng mabuhay ang narinig mo, kundi hindi ka pwedeng mabuhay kung sino ka sa Panginoon. Amen? You have a privilege. Meron kang privilege. Latinan ka po sa buhay mo. Subalit, kailangan ang commitment. Kailangan ang yung focus and attention. Para sa ganun, ito ay dumaloy sa buhay mo. Hindi dahil hindi ka kalooban ng Diyos, baka hindi mo oras ng Diyos, no? Everything is already given. Amen? Ang kailangan lang ay maunawaan ng inumilikha ng Diyos ang langit at lupa bago niya din lang tao, nandiyan na ang lahat sa buhay ng tao. Kailangan lang itong maunawaan. Amen? At kaya gusto natin maunawaan kung ano ang ating kaugnayan sa Diyos at kung ano binigyan ng Panginoon, maunawaan mo lamang yan sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, ang sabi nga ni Paul, the good fight of faith, ang faith comes from the Word. Kaya kung meron tayong sitwasyon sa nasyon, hindi lang yan ang buhay. Hindi lang yung panlabas. Amen? Kundi ang buhay na inandot mo sa Panginoon. At hindi yung kapag wala ka nang magawa sa natural, wala ka nang magawa sa iyong sarili, ay kung ka lumalaki sa Panginoon, hindi po pwede yun. Kung kailangan na nangailangan ng bunga ng isang mangga, bunga ng isang bayan, kasi kung pa pala ang tatanim, kailangan magtanim ka na bago ka mga ilaman. Given na po lahat, ang kailangan na ay magtanim. At kapag nagtanim ka, sa panahon ng pangangailangan, ay nandoon. Amen? So, lagi nandiyan ang Diyos. Para sa iyo. Kaya, in verse 15, tignan niya natin, dahil ang Diyos na umili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. So, my dear brothers and sisters, ngayon na tinanggap po ang Panginoon at nasa inyo ang buhay ng Diyos. Amen. Ang Diyos na siya tumawag sa iyo, tumawag sa akin, siya ay natatanging Diyos. Correct? He is a holy God, a good God, amen? A generous God, a powerful God. This is the God that you have accepted. Ang Diyos na tapat, mabuti, makapangyarihan,
hindi nagtatangi, mapagmahal, nag-iingat, nagpoprotekta. Ito yung Diyos na sinutumawa sa atin. Amen? Alright? Are you with me? Okay? Kaya, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Ang Diyos na natatangi sa lahat ng tao, sa lahat ng pangalan. No? Ano mga klaseng pangalan, ano mga klaseng mabait, ano mga klaseng mabuti, walang mga hihigit sa pangalan ng Diyos. Walang mga hihigit sa ating Diyos. Siya ang tumawag sa iyo. At ang buhay niya ay ibinigay niya sa iyo. At ito'y tinanggap mo at nasa kanya o nasa iyo ang kanyang buhay. Na ang Diyos na ito na nasa iyo. Nasa iyo ang buhay niya ay siya'y tapat, mabuti, banal, matuwid. Amen? Puno ng kagalakan, puno ng kapayapaan, puno ng himala, puno ng kagalingan. Lahat ng anumang bagay na hindi kaya isalita ng tao na mabubuting bagay ay nasa Diyos na ito na siyang tinanggap mo at na siyang tumawag sa iyo. Siya'y Diyos na natatangi. Walang hindi na makakakalaan ng pangalan. Pangalan ng problema, pangalan ng kahirapan, pangalan ng tao, pangalan ng sakit. Ano ang klaseng bagay ng pangalan sa mundo ito ay walang makahigit. It is a hallowed be thy name. Is a holy God. Nakatatangi. It is a set-apart name. Amen. Ang sabi ko, kung paano na siya tumawag sa iyo at nasa kanya, nasa iyo ang buhay niya, ganun daw tayo mabuhay. Ganun tayo mabuhay. Amen? Huwag na tayong mabuhay sa masamang itali kong dating gulmahan natin, dating pangunawa natin, kundi naway mabuhay tayo ngayon sa pangunawa na kung sino ang Diyos na siya katatangi na Diyos na siya tinanggap natin sa buhay natin. Parang kumahan natin ang Panginoon. Let's give a blessing to God. Ito na daw ang ipamuhay natin. Kung paano ang Diyos na siya tinanggap mo that He is a holy God, ganun ka mabuhay. Ikaw din ay mabuhay, mabubuhay na isang natatangi dahil you have received. Amen? You have received. Inanggap mo ang Diyos na siya natatangi ang kanyang pangalan. Kaya don't conform to the system of this world. Kung paano mag-isip, kung ano ang kanyang pangunawa, huwag doon na tayong mabuhay mo. That's why let us continue to renew our mind. Hello? Amen? Kaya kapag naunawaan natin ang Diyos na hindi makikita ay makikita mo. Tama ko meron? Kaya ang isang bagay na hindi mo naunawaan, hindi mo nakikita yan kahit nandiyan yan. Ang isang bagay na hindi mo naunawaan, amen? Hindi mo paliwalaan. Kaya yung bata na laging illustrate, ang pera ay mahalaga, ang pera ay makapagbilihan, ang pera ay makakabili ng maraming gatas. Pero dahil ang bata, hindi niya naunawaan, pero nandiyan ang pera at nasa kanyang kamay ang pera. Walang halaga sa kanya dahil hindi niya naunawaan. Kaya hindi siya nakapamunuhin. Kaya maligil, brothers and sisters, God is with you. His power, His miracle, His peace, His joy, His love, His faith, everything that you need in this world pertaining to this life, amen, everything is already given through the knowledge of our Lord Jesus Christ. That is in 2 Peter. Amen. Because of His divine power pertaining to life and godliness is already given through the knowledge. Kaya kahit nandiyan ng Diyos at nandiyan ang lahat ng bagay, ang kagalingan, amen, ang pagpapala, ang kagalakan, ang pag-ibig, ang
it is already given, but you need to understand who God is. And God is holy, nagtatanging Diyos. Kaya lang ang sabi nga, kapag naunawaan mo siya, kung ano siya, ayon ang magiging buhay. Amen. You are coming from something na hindi po naunawaan ng ibang tao. Dahil libro ng science, libro ng math, wala akong masama yan. Patungkol sa negosyo, wala akong masama yan. Pero kung doon ka lang nagubuhay, sabi nga ng Romans chapter 8, carnal mind is dead. At the end of the day, satisfaction is temporary, joy is temporary, peace is temporary, success is temporary. Kaya nilingkit ang maraming Kristiyano kasi hindi nila naunawaan kung sino sila at kung ano ang nasa kanila at kung sino ang tumawag sa kanila. Kaya kung mga kapatid, magiging malaya because you have another understanding that you are not conforming to the system of this world. Hello? Hello? Why? Because of the word. Because of His love, because of His goodness, because of His blessing, because of His favor. Di ba kaya gusto lang ng pera, gusto lang dapat? So satisfy you. To be accepted, be loved. Yun lamang ang bottom line ng tao eh. Kaya kahit may pera kung walang pag-ibig, kahit may pera kung walang nalimabaw sa kanya. Di ba? Kaya ang isang bagay na magulo, eh, lumalaya na sa mga bata, lumalaya na sa iba. Pero napakaganda bahay because ang bottom line na kailangan ng tao ay yung meron siyang maramdaman. That's the bottom line. Correct? And Jesus is the answer. Amen. Amen. And He's everything. Hallelujah. And He's more than enough in our lives. Kaya kung permanent ang lahat ng bagay na hindi ko nagbabago, ngayon meron pong balita na basa ko sa isang mayipit na lugar na napakayipit na tradisyon at ito ay nakabase sa kanilang reliyon na kailangan sila lagi magsuot ng abaya, nakatakip ang lahat ng kanyang katawa, matala ang nakikita. But because of modernization, ang sabi niya, binuksan lang ang bansang ito na pwede na silang magkumamit ang ibang damit na hindi na nakaabay. So, change is coming in. But God never changes. Amen. So, in our life will be permanent. The joy, the peace. Amen. It will be permanent. Right? Kaya makikita kung natatangi ka kung paano ang Diyos yung natatangi dahil yung iba ang yung pag-iisip. Ang sabi na ng Romans chapter 12 verse 2 o verse 1, sabihin mo natin verse 1, this is your reasonable service. If you acknowledge, therefore, if you acknowledge His mercy, His goodness, nakakalimutan mo sa sarili mo. Di ba kapag nagmamahal ka ng ibang tao, nagmamahal sa anak mo, nagmamahal sa pamilya, nakakalimutan mo sa sarili mo? Dahil na ako sa sarili, alam mo ba yan? Oh. Kaya sa bumili ka na sa sarili doon eh, bibigyan mo sa sarili, dahil kahit ka. Paano sa kanila? Garam ka ba ba doon? O ikaw ba ay nadidipray? No, you are not depriving yourself. The joy that you have because you have love. Kaya po mga anak, mahalin niyo mga magulang niyo. Amen. Amen, anak. Yun ay love. Hindi suffering sa mga pagulang.
deep writing, yun ay sakripisyo sa isang kagulan, kakaya kagulan, tapos sana ang hindi kakain. Yun ay isang malaking dako sa magulan, pero kapag kumain na lang, hindi kakain, kasiyahan yun. Ano yung ibang bagunan, hindi yata. Nanay na lang po, kakain na yung pamilya niya. Ay, wala na lang nasin. Inubos na pala, wala na kakain. Are you with me? Oo. Kaya po mga kapatid. Amen, mga anak. Hindi perfect mga magulang, pero perfect ang kanilang pagmamahal sa inyo. Alright? Lalo-lalo na mga asawang lalaki. Perfect ang mga asawang magmamahal lalaki sa asawang babae. Kaya mahalin mo yung mga asawang lalaki. Huwag kayong mananakot. Ang bago ba nag-alisin yung tiger mo? Amen? Hindi, no way. Amen. Ang ginagawa ng lalaki dahil ang lalaki ang unang dama. Ang babae ay tumutubod lamang. Ang dami yan. Amen? Ang lalaki ang unang mahal. Kaya mga nagalaw mo yan. Ang pagmamahal ng lalaki. Ay, huwag kayo magtapos. Huwag hindi kami nag-alasin. Huwag hindi kami nag-alasin. Bisyo, wala kami. Mga kapatid, mahalin mo kami. Pahalagahin na kami, amen? Oo. Oh. Oh. Eh, lang pala tayo, submit, kumana natin, walang lalaki, mataas ang babae, mataas ang pagkatila. Kaya mga kapatid, kapag tinanggap mo kung sino ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Ang anumang bagay na ibigay mo para sa kapwa mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa church na ito, pantay lang tayo magpilitin mo at hindi ka kailanman nawawala. Kundi dahil nagbigyan ka na, kaya ka makagagawa ng pakikin. Amen? That's why living sacrifice ka doon. Because of this good you have received already. Kakalimutan mo sarili mo. Bakit? Kasi meron pa mas tinanggap na mas maganda kesa yung sa sarili mo. Amen? And continue to renew your mind. Sabi ng verse 2, and you will know what is acceptable. Amen? What is good and the perfect will of God. In your life. The perfect will of God in your life and who God is. He has called you. Amen. Ang Holy God ang tumawag sa iyo ay ang banal na Diyos. Kaya, ang sabi niya, ito ang ipamuhin. Tingnan natin ang 1 Peter. Chapter 2. Alright? 1 Peter chapter 2. Verse 9. Ano po sinasabi nito? Verse 9. 1 Peter chapter 2. Verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who has called you, or called you out of darkness into His marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Right? Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayan, pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahalahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kandilag kahalahangang kayunagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayan ng hiniram niya. Noon pinagkaitan kayo ng hawa, ngunit ngayon'y pinanggap
na ninyo ang kanyang haba. Right? You are now a peculiar people. You are also set apart because of God, because of our Lord Jesus Christ. You are special. You are peculiar. You are set apart. Iba yung buhay mo ngayon. Amen? Kaya ngayon, kung naunawaan mong tunay, at patuloy mong naunawaan kung sino ang tumawag sa iyo, na siya'y natatanging Diyos, natatanging kanyang pangalan kung sino siya, mga kapatid, ihayag mo, may ihahayag sa buhay mo kung ano ang ginawa ng Diyos. You will show forth, amen, the praises of Him. Right? Sa Tagalog, ano po sinasabi niya? Upang mapahayag ng mga kahangahawang ginawa niya. Hindi yung ginagawa mo, hindi yung gagawin mo, kundi may ahayag ang Diyos sa buhay mo dahil sa kanyang ginawa sa buhay mo. That's why all glory belongs to Him. Amen po ba? Dahil ang pinagagalingan mo kung bakit nagagawa mo ito ay dahil sa kanyang kung sino siya o dahil sa kanya at naunawaan mo na kung sino ang Diyos ko. Maraming babae. Amen? Maraming nagtatrabaho, maraming sipa. Alright? Maraming nagagawa. Subalit, ano kaya ang nagbigay ng buhay sa kanila kung bakit nila ito nagawa? Di ba? Hello? Kaya pare-pareho nagtatrabaho sa opisina, pare-pareho ng negosyo. Pero iba-iba ang dahilan. Pare-pareho nag-abroad. Di ba? Iba-iba ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa. May masipag, meron hindi masipag. Meron palang iti, meron hindi palang iti. Meron tahimik, meron hindi tahimik. But my dear brothers and sisters, meron na kami yung bagong buhay ngayon na pwede natin ipamuhay. Amen po ba? Na ito magiging dahilan natin. Kaya nga, may panahon na masiyahan, may panahon na kalungkutan. Kung nasa Hudyo ako, sabi ni Pablo, ay magiging Hudyo ako, sa Greco ako na ito, you can balance yourself. Yan. Okay? Sa panahon na kung saan dapat mong isuot, hindi mong susuot, kung kailan mo dapat sabihin, hindi mo sasabihin, hindi yung personalidad mo ang namumuna naman ngayon, kundi ang buhay ng Panginoon ngayon ang mamumuna sa iyo. Sa panahon na kailangan magsalita, kahit ikaw tahimik, dahil ang buhay ng Panginoon ngayon ang siya gaunumaan na, ikaw ay magsasalita. Hindi na ang pamantayan ng mundo ang siyang pamantayan mo. Hindi na ang hulmahan ng sarili mo at ng sarili mo pangunawa ang sariling pangulmahan ng mundo ito ay doon ka mabuhay. Kundi ngayon ay mabuhay ka kung ano ang buhay na tinanggap mo. Sabi niya, you will know what is good and acceptable. Hindi ba acceptable sa maraming ng tao, but because you have the right motive, you have the right relationship. Hindi ka nakabase kung ano yung kinoconsider mo kung sinasabihin ng tao. Kasi kapag lagi mong kinoconsider at sinasabi ng tao, hindi ka malayang makapamumuhay sa mundo ito. Dahil iba-iba ang unawa ng tao. Amen. You can please everybody. Amen. Mahirap ang pamumuhay. Kaya, kailangan mo, ang consider mo lagi ay ang sinasabi ng Diyos sa buhay mo, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen po ba? Kaya si Abraham and Sarah, sabi ng Romans chapter 4, they did not consider their body. Ang katawan ay may sinasabi. Mayroon pang nararamdaman, sila'y matanda na, sila'y baog, mahina na. Pero sabi ng Romans chapter 4,
hindi nila kinonsider kung ano ang kalagay nila sa pisika. Hello? That's why Abraham walked by faith and is a father of faith. A friend of God. Amen? Alright? So, mangyayari lamang po yun. If you will have understanding, meditating the Word of God day and night, who God is. Amen? And God who called you is holy. Natatangi Diyos ang tumawag sa iyo. Kaya mamuhay ka bilang tinawag ng Diyos. Amen? Ikaw ngayon ay set apart also. You are also a peculiar. You are also a royal priesthood. You are also a new generation. Sa pamamagitan mo ay may hahaya ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nga, ang pagpapahayag kung ano ginawa ng Diyos sa buhay mo, hindi lamang sa pamilya mo, hindi lamang sa trabaho mo, sa lahat, kung nasa ka, coming in, coming out, ay dapat isa lang ang buhay mo, dahil ang buhay mo ay ang buhay ni Kristo. Na siya na tumawag sa iyo. Amen? Hindi yung sa church na humingiti ka, pero sa bahay mo, hindi ka humingiti. Hello? Alright? Sa bahay mo, humingiti ka, pero sa trabaho mo, hindi ka humingiti. Kailangan hindi po tayo different personality. We must have a Christ personality. We have Christ esteem, hindi self-esteem. Hindi yung self ang minamahal mo, hindi yung self ang inatas mo, hindi si Christ ang minamahal mo, in-esteem mo sa buhay mo. Ang mundo, sinasabi niya, mahalin mo ang sarili mo. Tanggapin mo kung ang sarili mo. Yun ang sabi ng mundo. Nakakatulong yun? Yes, nakakatulong yun. Pero, ang sarili mo ay hindi laging mabuti. Ang sarili mo hindi laging malakas. Tama mo yan? Kaya po mga kapatid, hindi permanenteng solusyon ang ibibigay ng mundo. Everything, what we see, the Bible says, is all temporary. But if you esteem Christ, not self-esteem, but Christ, esteem Christ in yourself, then that is permanent. He will never leave you nor forsake you. Amen? Kaya kapag nalungkot ka, na-depress ka, nag-gagayin ka, sumasama ang loob mo, nabibigatan ka, meaning, you are esteeming yourself. Kaya let's always, amen, focus. Amen, but continue to review our mind. Amen, amen po ba? Kailangan mag-attend tayo ng group empowerment, church. Hallelujah. Hindi ka pwedeng mabuhay, mawala ang salita ng Diyos. Kung gusto mo maranasan ang Diyos na siya tumawag sa iyo, na siya ay natatang ng Diyos. And the more you receive Him, the more you understand Him, the more, mga kapatid, maintindihan mo ang ibang tao. Amen. The more you can give, ay hindi ka bibigyan. Ikaw ay makapagbibigay dahil you are secure. Di ba sabi ng nangawin natin, I am secure, I am confident. Amen? I am free, I am alive. Hindi ka nabubuhay dahil may pera, dahil may sasahod ka, dahil may maganda kang kliyente. Amen? Malaking deal. Kapag may malaking deal, meron kang grade na mataas, humingiti ka. Meron kang magandang negosyo, humingiti ka. So, nakabasa sa lahat ng panglabas. Yun ang ating buhay, mga kapatid. Let us understand who we are in Christ. Huwag na tayong mabuhay dahil sa dating ulmahan at sa piling pagnanasay natin, kundi ngayon ay mabuhay na tayo
kung sino ang Diyos na siya tumawag sa atin, that He is a holy God, He is a natatangi Diyos, He is holy, He is righteous, amen, He is generous, He is so gracious, He is so merciful, He is loving, He is faithful, hallelujah, He is powerful, He is omnipotent, hallelujah, oh, hallelujah, lahat ng bagay, amen, ay nasa Kanya na, and my dear brothers and sisters, totoo ang buhay na lang at nasa Yesu. Amin mo ba? Kaya sabi ko ng ating bigan sa kanina, kung tinatawag natin ang pangalan ng Ama ay igalang natin. Igalang natin. Amen. Hindi siya ordinary pangalan. Give Him reverence. Sabi ko lang, balikan natin. 1 Peter chapter 1. Verse 17. Ano kung tiga? Sinasabi dito? Sinasabi verse 17. Hallelujah. Okay? Mora na. Verse 17. Ayan. Walang itinatangin Diyos. Pinapahalagaan niya ang bawat isa ayon sa mga kinabuhay at dahil tinatawag niyo siya ang ikalang niyo siya. Habang pasamantalang nabubuhay natin sa mundo. Yung King James Version. Ha? While you are in a journey in this world, amen, the name of our God must be give reverence. Kaya kung noon, hindi binabanggit ang pangalan Yahweh dahil matindi ang pagkalan nila. Magiligo mo sila, magbibigis mo na sila, magrilinis mo sila bago sabihin ang pangalan ng Yahweh. Give respect. Hindi siya ordinary. Amen? Give respect to the God, amen, that we, that who called us. Amen? Kaya magpakabanal kayo kung paano ako'y banal. Anong ibig sabihin na magpakabanal kayo? Ibig sabihin ba? Ay pilitin natin. No? Sinabi ng Bible, magpakabanal kayo. Ibig sabihin na pilitin mo magpakabanal. Kundi, kilalanin mo siya. Kilalanin mo ang ibinigay niya. Kilalanin mo kung ano tinanggap mo sa Kanya. Amen? Hindi yung pipilitin mo magpakabanal. Hindi po ganun. Amen? Kaya may dear brothers and sisters, be holy, holy as I am holy. Last, in Psalm 139, tingnan po natin. Psalm 139. Tingnan po. Okay, verse 13. Tingnan nyo. Okay? Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang ilika, sa tiyan ng aking hinahilugis mo akong bata. Hilugis mo akong bata. Pinumuli kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay sa loob ng aking puso'y lahat ito'y nagiginta. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay bubusin sa loob ng bahay bata do'y iyong napapansin. Lumaki ako roon sa iyo'y di nalilin. Ako'y iyong nakita na hindi pa man isilinang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakakitik sa aklat mo, natalaan, matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Alright? Amen? Ang Diyos at siya nagbubusa. Balangkas na niya sa aklat ng Diyos kung ano ang kahantungan natin. Nakablupit na, nakaplano na ang buhay natin sa Kanya. Siya ang umulma sa pupunan palaw ng ating mga magulang, nandiyan na ang plano ng Panginoon sa buhay. Siya ang humugis, alam niya kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundo nito. Right? You are set apart.
You are special. God loves you. God cares for you. He has already prepared a bright future for you. Kaya wala mong pwedeng tumigil niyan kung ano ang inakda ng Diyos para sa iyo. Doon pa lamang sa batang bahay. Amen? Bahay-bata pa lamang ay, amen, bahay-bahay pa lamang ay inilalo ka na ng Diyos. Nakabalakas na. Nakahanda na. Amen? Nakatakda na. That's right. Nakatakda na sa kanya kung ano ang magiging buhay. Hindi mo. Pag sinan mo pa lamang, ay doon pa lamang itatakda ng Diyos kung ano ang plano niya para sa iyo. No. Sa bahay-bata pa lamang ay hiruwis na niya, pinlano niya, at inigdirektan. At walang pwedeng pumigil mo. Walang pwedeng humarap mo. Ikaw lang. Ikaw lang. Kung gugustuhin mo ang plano ng Diyos at tatanggalin mo at ikailanin mo at unawain mo ang inatidana ng Diyos para sa at kapag gusto mo yun, inunawa mo yun, walang pwedeng ilaban sa iyo. Alam mo natin ang pangyayari, walang pwedeng ilaban sa iyo. Amen. Ang mangyayari at ang inatidana ng Diyos para sa iyo ay pahawang maganda at walang masama ang galing sa Diyos. It will happen. Halimbawa, sa isang project, naka-blueprint na. Nandiyan na yung permit, building permit, o yung to build. Lahat ay naka-blueprint na, nakagawa na. Walang pwedeng umigil mo. Kapag nandiyan na lahat ang papeles, nandiyan na yung plano, nandiyan na yung permit, nandiyan na yung mga tao, nandiyan na yung pera, walang pwedeng umigil mo. Walang pwedeng umarap sa iyo. Pero kapag sinabi mo, ayaw ko ito, hindi mo kaya. Dahil ikaw ba niya? Kahit may engineer, kahit ang blueprint, kahit may pera na, kahit may tao na, kapag hindi mo gusto dahil ikaw ba niya, hindi na mo niya. Ang mga kapatid, sa buhay natin, ang manong ilata ng Diyos na bilang ng kaspasa, na siya tumawa sa iyo at na siya yatakakin. Amen. Ito'y kilala niyo. Ngayon ang tanong, eh, basta paano yung mga batang abnormal o HDB? Paano yun? Ha? HDB? HD? Di ba yung mga klase ngayon? Paano yung pastor? Di ba sa batang bahay pa lang? Bahay-bata pa lang ay nalabog ng pag-ubi sa Panginoon. Di ba? Paano yung hindi normal ang bata? Paano yun? Ang Diyos ba ang takdano? Hindi ang Diyos ang nakatakdano. Ang tao ang nakatakdano. Bakit meron mga batang hindi buo kamay, hindi buo. Di ba? Dalawang puso, dalawang tenga. Ay, dalawang tenga. Napala, tenga. Iba-iba, di ba? Hello, how are you with me? Paano yun? Yun ang tao ang nakatakdano. Ngayon, listen. Ngayon, kung sinabi ng doktor ganito yung anak mo, you can stand on the word para maging pangalas siya. The God, all things are possible. Alam mo yun. Yes, so, dalawa, kambal tapos isang puso, di ba? Kambal tapos isang bibig. Paano yun? Ang tao may akdaman, ang tao may dalilan mo. Ang plano ng Diyos ay tao maganda, mabuti. Pero ang tao ay pwede siya mag-intervene sa kanyang sarili kalabutan. Amen? Ngayon, kung ang isang tao ay duminom ng pampalaga, and then nakilala yung Panginoon na born again siya. And then naging nakita sa utang sa na hindi normal ang kanyang bata dahil sa kanyang inyong. Alright? Paano yun? You can stand on the word. Pero,
ang isang tao na napabubor na yan, hindi na kayang i-stand ang word dahil bago pa lang siya. Kaya, leader, mature Christian coming in. Ganun na importante, the gifts of healing, gifts of prophecy, gifts of miracle. Kaya gulong-gulong po. Amen? Okay. Kaya kapupor na yun na, abnormal, but the word of God is saying, God has a great plan. They, every people were set apart for His glory. Amen? Para maihayag ang kanyang ginawa, maihayag ang kanyang kabutihan, mahayag ang kanyang siya kabuti. Kaya gulong-gulong po tayo kapag naborn na yun ka, kaya naman nag-fail siya. No? Tumalikot siya sa buhay niya bilang Kristiyano o nag-rebel siya bilang Kristiyano and then na-enlighten siya then the leaders coming in. Kaya mga kapatid, higit pa sa nagawa ng Diyos sa ibang nagawa. Amen? Hello? Are you with me? Hallelujah! Let's all stand. Hallelujah! Thank you, Jesus!